Himig ng kagalakan, ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya at awitan. Kanyang kaluwalhatian ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ka, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mabuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, may tuturing na isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanya kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at walang panganib na mabubulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang padutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay ilathala, kahit sa ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng bagong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahay ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinagin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At nagandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inahanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga entil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Minasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Ngayon po ay kapanahon pa o panahon pa ng Kapaskuhan. Tayo'y nasa ikalimang araw ng panahon ng Kapaskuhan. Ito ay magtatapos sa January 1 o December 31, bago ang dakilang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos. Kaya naman, sa mga pagbasa natin ngayon, ang tema at ang mga pagninilay ay tungkol pa rin sa pagdating ng ating Panginoon. Ang kaisang-isang anak, ang bugtong na anak, ay nagkatawang tao.
Ito ang propesiya, ang nilalaman ng lumang tipan, mga minamahal. Punong-puno ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal dahil nais ng Diyos mailigtas ang sangkatauhan. Ang panahon ng Kapaskuhan o ang pagsilang ng ating Panginoon. Kailangan pong bumaba talaga ng Diyos, kailangan niyang magkatawang tao dahil ang kapalit na buhay na nangyari o noong ang ating unang magulang ay nagkasala, sina Adan at Eva, ay ang kanilang kaluluwa, ang katawan, ay nabahira ng kasalanan. Kaya naman, para tayo matubos ng ating Panginoon, kailangan niyang bumaba at ialay din ang kanyang katawan, ang kanyang sarili, para mabawi tayo sa pagkakaalipin sa atin ng kasalanan. Ayan po talaga ang dahilan ng pagbaba ng Diyos. Kaya dapat ating laging iisipin kung bakit nga ba naparito ang Diyos at nanahan sa atin. Ipinakita niya kung ano ang tunay na pagmamahal. Yan po ang tema ng Kapaskuhan. Diyos ay pag-ibig. Ito rin ang sinasabi lagi ni San Juan Evangelista na ating nabasa o narinig sa unang pagbasa at sa mga nakaraang pagbasa at kahit nung Kapaskuhan. Lagi niyang sinasabi na ang Diyos ay nagkatawang tao at nanahan sa atin dahil sa pagmamahal sa atin, sa walang hanggang awa na ibinibigay niya sa atin. Nang sa gayon, tayo ay hindi mapahamak sa ating buhay at nang makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Sa unang pagbasa pa rin, napakaganda mapagnilayan at ating nakikita na sinasabi ni San Juan Evangelista, ang sabi niya ay, minamahal ko mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Nakikilala. Gaano ba natin kakilala si Kristo, ang Panginoong bumaba? Napakadali pong sabihin na kilala natin siya nung Pasko, nagkatawang tao, nagligtas sa atin, anong itinuro sa atin sa tahanan, anong itinuro ng ating paaralang pinuntahan, at kung ano-ano pa. Nagsisimba tayo, linggo-linggo, nagdarasal. Nagpapakilala sa atin lagi ang Diyos. At sa pagkakataong nagpapakilala ang Diyos araw-araw, dapat tayo ay natututong sumunod sa Kanyang kalooban. Dahil araw-araw, may sinasabi ang Diyos sa atin para sundin natin siya. Ngunit dahil sa ating mga pagkakasala na hindi natin kinukumpisal, ay nabubulag tayo sa mga grasya na binibigay niya sa atin. Ating tatandaan na kapag sinabi natin kilala natin si Kristo, ngunit hindi naman natin sinasabuhay ang kanyang mga utos, ay tayo ay bulaan o tayo nagsisinungaling sa ating sarili. Dahil alam nating hindi sapat ang makilala lamang si Jesus. Madali pong manampalataya mga minamahal. Madaling sabihin, Panginoon, Panginoon, ako po ay naniniwala sa inyo. Ngunit, hindi naman tayo sumisimba linggo-linggo. Nasa utos po ng Diyos, ang linggo ay para sa Kanya. Kapag ka hindi sumimba ng linggo at pistang pangiling, hindi ka sumusunod sa Kanyang kalooban. Dahil nasa sampung utos ang pagsimba tuwing linggo. Naniniwala tayo sa Kanya, ngunit hindi tayo makapagpatawad ng mga tao na nagkasala sa atin. Paano tayo hihingi ng kapatawaran sa Kanya kung hindi tayo makapagbigay ng kapatawaran sa iba? Ibigay mo muna sa iba ang nararapat at ibibigay sa iyo ng Diyos ang para sa iyo. Kung gusto ng Diyos magbigay ka sa mga nangangailangan, alam mo yon, ngunit hindi mo maibigay talaga sa ibang tao ang pangangailangan nila, ay hindi rin tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Napakarami pong kautusan ng Diyos, mga minamahal na kapatid, sa lumang tipan at sa bagong tipan.
mahirap memoryahin. Ngunit anong sabi ni Jesus pagdating niya? Ibinuod niya ang 10 kautusan. Ang unang 3 ay para sa Diyos at yung pang-7 huli ay para sa kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kapag hindi ka maalam, umibig ng iyong sarili, inaabuso ang sarili, kung ano-anong ginagawa sa sarili, wala kang kakayanan din magmahal sa iba dahil hindi mo alam kung paano talaga magmahal. Kaya naman, ano ang panalangin natin sa araw na ito, mga minamahal? Sa diwa ng Kapaskuhan, ating tularan ang banal na pamilya na ating ipagdiriwang sa darating na Linggo, ang Sagrada Pamilya, the Holy Family. Sila ang ating modelo talaga, lalo na sa mga mag-asawa at may mga anak. At lahat naman tayo dito ay nakabilang din sa isang pamilya. Sila ang sumusunod sa utos ng Diyos. Sina Maria at San Jose, sabi sa mabuting balita, ay nagtungo sa templo sa Jerusalem para ipakita o ialay si Jesus sa templo. Dahil yun ang kautusan ni Moises. Ang panganay na anak ay dapat italaga sa templo. The presentation of our Lord Jesus Christ in the temple. Ang ika-4 na misteryo sa misteryo ng tuwa. Kaya naman, gayahin natin po sila. Magdasal pa ng mataimtim na sa bawat pagsubok sa buhay ay malalampasan natin kung tayo ay tatalima sa Diyos, kung tayo ay magdarasal sa Kanya. Ngunit kung hindi, huwag po nating asahang ang grasya ay dadaloy sa ating buhay. At ang grasya ay hindi lamang material na bagay. Ang grasya ay pagpapala sa ating espiritual na pangangailangan, sa ating kaluluwa. Dahil ito lamang po ang tatawid sa kabilang buhay. Iiwan natin ang lahat ng bagay sa lupa. At ito ay mawawala ng kwenta o saysay. Ang pagsumikapan natin ay ang ating kaluluwa ng makatawid sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Song, song, gul, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sanlibutan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog. Sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, ang anak mong di na iba sa amin na siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo'y siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-hali na kahit ikaw ay lingid sa aming mata.
Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoon Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo, lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Inakbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at inadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Araw mumutawi
bibig ng mga bibig. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pananalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pansimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalwa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahe, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtumo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mga siyawit. Sa mga naglanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may gilid ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.